Yun nga lang, ang goal natin ay 150 more or less. So as low as 89 pesos. So pupuntahan naman natin yung isa sa natuklasan namin dito na magandang kainan. Good morning internet, at time check tayo ulit. Ngayon ay 6:25 at lalabas tayo, titingin tayo ng mga murang kainan dito sa Boracay. At ang titingnan natin ay mga kainan na mga around 150 pesos lang. Ngayong umaga kasama ko yung misis ko, maaga na gising. Magkasama kami maghahanap para doon din sa mga first time na pupunta dito sa Boracay. Ang akala nila lahat dito ay mahal, pero meron ding mga murang kainan dito, at yun yung pupuntahan natin. Okay, so let's go. Kalalabas lang natin ng Astoria Current, at doon sa Astoria Current, ang breakfast nila doon ay 750. So medyo mahal. Hindi lang medyo, talagang mahal. At ang budget lang natin ay 150. So maghahanap tayo dito mula sa Station 3 papunta doon hanggang sa D-Mall. Ito so far ang pinakamurang lunch buffet na nakita ko dito sa Boracay. At ito ay nasa harap ng beachfront ito. Yan, nasa beachfront tayo. Pero ang presyo nito ay 299. Eat all you can ito. So kung gusto nyong malaman kung nasan ito, ito ay nasa Station 3. At ang pangalan nila ay Bamboo Beach Resort Bar and Restaurant. So pwede nyong puntahan yan dito. Isa rin ito sa pinakamura na nakita nating kainan sa Boracay, Triple J Resto. So as low as 89 pesos. Meron ka ng long silog at hot silog. At yung iba ay pasok din sa budget natin na 150. And take note, nasa beachfront din ito. Station 3. So hanapin nyo lang ito. Triple J Restaurant. Ito talaga nagpa-survive sa amin kasi mura talaga ang pagkain dito sa Andox. Pasok yan sa budget natin na 150 pesos. Minsan mas mababa pa. Merong mataas ng konti, pero abot kaya siya talaga. Tingnan natin doon sa loob. Ngayon, na-imagine nyo, 2-piece chicken siya, pero ang halaga lang niya is 80 pesos. So, saan ka pa niyan, di ba? Okay, so punta naman tayo doon sa iba pa. And tingnan natin kung ano pa yung mga murang kainan dito sa Boracay. Malapit ito sa Station 2, boundary ng Station 2 and Station 3, Paris Hilton. Ito rin yung isa sa nagpa-survive sa amin dito. Dahil makikita nyo yung pricing niya. 105, 135. Taas ang konti, 165, 130, 145. So pasok ito sa budget natin na 150 more or less. Maraming kumakain dito kasi mura talaga yung bilihin dyan. Hahanap pa tayo ng iba pa. Kung gusto nyo nang mamahalin, meron dito sa Henan, ganito yung presyo nila for lunch buffet, 599. That's Monday to Thursday, Friday to Sunday, 649. Then meron din silang dinner buffet, 999 at saka 949. So kung meron naman kayong budget, why not? Hindi ba? Yun nga lang, ang goal natin ay 150 more or less. So yun yung hinahanap natin. But if you have the budget, yun ang puntahan natin. So ang ginagawa nating diskarte minsan, kapag nandito ka sa Boracay, you want to enjoy, of course, hindi lang yung sights, kung hindi pati yung pagkain. Kapag gusto mong kumain ng masarap, at saka medyo social, lalagyan mo siya ng budget. And lagyan mo rin ng budget, syempre, hindi naman araw-araw na mahal. Gusto mo rin syempre makatipid ng konti, so mas maganda, hanapin natin yung mga murang kainan dito. Kung gusto nyo naman ng medyo mura at saka medyo familiar yung lasa, merong fast food din dito. Ito yung KFC. So yun nga lang, ang mga presyo dito ay hindi kasing presyo doon sa Manila. So yung mga pagkain nila dito siguro mas mahal ng mga 20 or 30 pesos. Pero kung ayaw nyo na mag-isip, pwede nyo naman subukan dito sa KFC. So kung akala nyo na KFC lang ang meron dito sa Boracay, meron ding Jollibee dito, Chowking, doon sa bandang gitna.
At saka doon sa bandang dulo, may kita nyo naman yung Mang Inasal. At ang Jollibee dito, dalawa. Yung Mang Inasal dito, dalawa rin. So ito yung Chowking. Yan. Ito naman yung Mang Inasal. Kaya kung naghahanap kayo ng familiar na lasa, as I have mentioned, at ayaw nyo nang sumubok ng iba, na alam nyo na rin more or less kung magkano ang presyo, so pwede nyo subukan dito. No? Ito, yung Chowking, yung Jollibee, at saka yung Mang Inasal. Andox ulit dito sa may D-Mall. Ang Andox dito nagkalat eh. Pero okay yon kasi sabi ko nga, mura talaga yung pagkain sa Andox. At yung Mang Inasal, meron din dito sa D-Mall. Yun nga lang, since maaga pa, sarado pa siya. Siguro mamaya-maya magbubukas na ito, mga around 10 a.m. or 11 a.m. in preparation for the lunch. At ito pa yung ibang kainan, pero mahal na dyan. At nalibot na natin ito, at medyo may kamahala na siya talaga. Meron din dito sa Kaon. So kung gusto nyo mag-Boodle Fun Feast, tawag nila, that is 2,750. At ito yung mga ihahanda nila sa inyo. And then syempre, may mga additional side orders and also mga beverages. So lakad pa tayo, papunta doon sa labas, sa may highway na. At kung nagtatanong kayo kung meron bang McDonald's dito, meron. Ito yan. So kala nyo, Jollibee lang meron dito ha. Meron din McDonald's dito. Pero again, as I mentioned, yung mga presyuhan dito ay iba sa presyo doon sa Manila. Dahil dito ay mas mahal ng konti, around mga 20 pesos or 30 pesos. Pero okay pa rin naman dahil hindi masyadong nagkakalayo yung presyo at affordable pa rin naman siya. So pupuntahan naman natin yung isa sa natuklasan namin dito na magandang kainan, mura, sarap at saka malinis syempre. Malapit lang siya rito, few steps away, nandun na tayo kaagad. At ito ang tinutukoy ko sa inyo na restaurant na panalo talaga rito, Jasper's Tapsilog and Resto. So masarap dito at saka mura. Hindi alam, medyo malayo doon sa Station 3. So kung kayo ay makakapaglakad ng malayo-layo, pwede niyong puntahan ito. So kung kayo naman ay nag-i-stay sa merong lutuan at kaya niyo naman magluto, dito sa Boracay, merong palengke dito sa D-Mall. So pwede kayo mamalengke ng mga karne, ng mga isda, at saka ng mga gulay. So kompleto rito. So kung marunong kayo magluto at may lutuan doon sa pinag-i-stayan nyo, mas okay siguro na kayo na lang magluto para mas makakatipid kayo. Pero kung hindi, you will go to the fast food at saka yung mga restaurant doon sa Bayside, sa beachfront. Nga lang, medyo talaga mas mahal doon. At kung limited lang ang budget, imagine nyo na lang, no? 500 for example ang isang kain, eh lima kami sa isang pamilya. Kung halimbawa 500 ang isa, that is 2,500. Isang kain pa lang yun. So kung tatlong kain yun, that will be 7,500 in a day. So in 4 days, malaki talagang gagastusin mo. Pero kung alam mo yung mga pupuntahan dito at alam mo kung saan yung mga murang kainan, malaki talaga ang matitipid natin. So nakumpleto na natin yung tour natin. Kung kayo ay maraming pera, mas maganda talaga na pumunta kayo doon sa mga masasarap at saka mga mamahaling kainan. If
kayo ay on a budget, mas maganda na alam nyo yung mga kainan na mura dito sa Boracay. So kami, ang style naman namin, mix and match. Sa tanghali, sa lunch, yung medyo mas mahal ng konti. Pero pagdating ng dinner, yung mga medyo mas mura naman. So again, if you can afford it, then go for it. But if you are on a budget, puntahan natin yung mga mas mura. So sana nag-enjoy kayo dito sa trip natin. And I hope nakatulong sa inyo ito sa pagbabudget nyo dito sa Boracay.